Yes, I am part of 2207. The issue brought me fears and anxiety, lalo na sa mga taong mahal ko. Madali ba yung pinagdaanan namin? No. Kinaya ba namin? Definitely yes. Pero hindi ko lang talaga matanggap. Bakit kami tinawag na matatanda at mga tsaka? Anyways, tapos na siya and RIP Christine. So ayun guys, napanood nyo po maiksing TikTok ni Clervin Fernando kung saan po inamin po niya na siya po ay kasama doon sa 2207. Actually, nung mga February, March pa lang, nakita ko na yung pangalan niya doon sa listahan ng 2207. Nakita ko kasi, hindi ko lang nire-reveal kasi syempre, privacy ng mga taga 2207, pag nire-reveal ko, baka makagulo pa doon sa kaso that time. So si Clervin nga, yung sinasabi ko noon na YouTuber. Kasi meron siyang channel eh. Pinost niya sa TikTok niya, pinost niya sa YouTube niya. Yung link is below. Check niyo yung YouTube ni Clervin. So, siya yung sinasabi kong YouTuber nung panahon na yon nakasama sa 2207. O, hindi ko nire-reveal yung pangalan. So, I tried reaching out to him nung March to get his side. Pero hindi niya ako nabalikan that time. And ngayon, ito nga, nakita ko na lang na nireveal na niya na isa siya doon sa 2207. So, wala siyang sinabi na detalye doon sa mga nangyari that night. And I believe kasama din siya doon sa may affidavit sa NBI. So, I guess yung mga nalalaman niya nandun sa NBI, lalabas din naman yun kapag natuloy na yung kaso na sinampa ng NBI laban doon sa mga taga 2209. Kasi ang unang na-dismiss yung kaso ng Makati PNP, yung sa NBI meron pa. Though mas magaan yung mga kaso doon. Except dun sa mga illegal substance na chinage dun sa kay Mark Anthony at yung kay Romel, diba? Pero itong si Clervin, mukhang kasama siya dun sa mga in-interview ng NBI, yung affidavit niya kasama doon, na lie detector test siya. So posible silang mag-witness din if ever mapunta sa trial yung sa NBI kung mag-pursue yung kaso at hindi ma-dismiss. So abangan natin kung anong mangyayari. So wala masyadong development dito sa Dasera case, na tahimik yung kampo nila Sharon Dasera, tahimik yung kampo ng 2209, mga regular na buhay lang nila, nagpo-post ng vlog sila Romel, sila Valentin, pero ito nga, unti-unti nang lumalabas yung 2207. Actually, yun, yung mga pangalan doon at nakita ko na din before pe. So, we're just trying to, of course, respect yung privacy nila and ayaw nating makagulo mismo doon sa kaso. Eh since si Clervin na mismo ang nag-reveal na siya yung kasama doon, ako I can guarantee na isa siya talaga doon. He's not just doing that for TikTok. Kasi nandoon talaga yung pangalan niya. And nga, makita nyo, nung March pa lang, nag-reach out na ako sa kanya. Kasi siya yung pinaka kita sa social media kasi siya yung may YouTube channel eh. So bago pa lang yung YouTube niya, he's starting pa lang. Pero yun nga, ngayon nga pinupursue na din niya and na-reveal na din niya, and I guess that time talagang sobrang gulo for them. Hindi nila alam kung makakasama sila sa kaso or kung ano man o kung ano mangyayari. Pero ngayon, it's already May, nakakapagsalita na siya doon. So kung merong latest development guys, I think si Sharon Dasera nagpapahinga lang. Pero meron pa rin naman kasing mga kasong nakapending. May kaso silang pinail, may kaso nakapending yung NBI, may kaso laban sa kanila. So meron pa rin mangyayari dito sa kaso na to moving forward. So I guess nagpahinga lang sila kasi yun nga nangyari, yung unang kaso na dismiss. So panalo yon for the 2209 boys. Pero ang naging problema naman nila on the negative side naman ay pumanaw yung nanay ni Jigo dahil sa COVID. So yun naman yung sa negative na nangyari sa kanila. So talagang magulo talaga itong story. Ang daming twists and turns. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero yun nga, ito lang yung latest development lang. Unti-unti na lumalabas yung mga 2207. Who knows, in the future, baka may marinig na din tayo dun kala Justin Rieta and yung kay Ethan Maguire. So, abangan natin yun, okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye, guys.